Magandang araw po mga kaparm. Andito na naman po tayo sa isang araw ng dagdag kalaman in banana farming. So mga kaparm, from the previous video po natin, yung gas pruning po, marami pong nagtatanong kung pwede po bang itanim yung mga tinanggal nating mga suhing, yung mga follower po. So mga kaparm, ang sagot po natin dyan is yung purpose po natin ay talaga pong eliminate natin yun kasi po hindi siya healthy na itanim. So ngayong video na po ito, papakita natin sa inyo kung paano mag-prepare ng isang seedlings from the mother plant. So ang gagawin natin ngayon mga kaparm is magtatapping po tayo ng follower. So preparation po yan sa isang maganda at healthy seedlings na itatanim natin doon po sa mga missing hills. So halina po tayo at unghayan natin, papakita natin sa inyo ngayon kung paano mag-prepare ng isang seedlings from the mother plant. Hindi po yung sa gas pruning kasi po kailangan eliminate po yun kasi hindi po yun healthy. So gagawa tayo ng mas healthy tsaka magandang materialis para itanim doon sa mga missing hills. Sige na po. So balik po tayo dito mga kaparm. So ito po yung mga tools na gagamitin natin for this operation. So ito po, tumbling bolo. Yan. Tumbling bolo at saka isang gilliping knife na pwede natin gamitin. Yan. Disinfectant. You can use any disinfectant like Biocid or Gentrol. So linagyan lang natin ng kulay para ma-recognize na ito ay isang chemical. So para naman po hindi madisgrasa yung mga tao dito, aware po sila sa kulay dito. So let's go po at maghanap po tayo ng gagawin nating seedlings preparation po. Yan. So dito po tayo sa loob. So maghanap po tayo ng mother plant na naharbisa na. So dito po. Ito po ay isang mother plant na medyo matanda na to eh. So ang gagawin natin is ito. Gagawin natin itong seedlings. Medyo maliit pa yan. So papalakihin natin. So what will we do is tapping. Ito po. Simpleng-simple lang ha. Yan. Ganyan lang po. In a few weeks, siguro mga 2 weeks, maganda na yan. Then be sure po na pag ginawa natin itong preparation na ito, yung operation na ito na mag-prepare ng isang seedlings, before po na mag-apply tayo ng fertilizer. Kasi kakain yan ang abono ng mga kaparm eh. So be sure lang po na after na mag-prepare kayo, yung fertilizer, pwede natin i-apply. So dito po, mayroon pa tayo dito. Disinfectant. Then ito. Tapos kukunin natin yung iba. Ito na ngayon yung prepare natin. So ito medyo malaki na. Pwede na yan. Next week pwede na yung kunin. So mga kaparm, kung napapansin nyo po, kumuha po tayo ng mga doon po sa mga mother plant na naharbisa na. So ang purpose po niyan is maganda po yung kalalabasan niyan kasi mother plant, siyempre magiging pagkain niya ng follower. So sigurado po tayong healthy po yung gagamitin natin na seedlings tsaka magiging healthy po ang kalalabasan niyan.
So balik po tayo dito mga ka-farm. So kanina po naipakita natin kung paano i-operate or pag-prepare ng isang seedlings from the follower. So ngayon may naihanda po tayong mga follower na tinapin ko na po. So tatanggalin natin at saka itatanim natin ngayong araw nito. So po, dito po tayo mga ka-farm. Ito po yung gagamitin natin. Digging bar. So nakita natin kanina na disinfect natin. So binabad natin sa ano sa apoy kasi ginamit to sa ibang area. So we need to secure. So may ano din po tayo gouge. Yan. Iba po yung korte niyan. Depende na po 'yan sa tatanggalin natin yung seedlings para po hindi madami yung mga ugat sa tumbling bolo. And then always disinfectant. So ito po mga ka-farm. Yan po yung ginawa natin. No? From siguro mga 3 weeks na ito. Yan, ganito po yung magiging itsura yan. No, makikita nyo po. Dito natin siya pinutol. Tapos ito po yung kinalabasan. So mapapansin nyo, ito yung mother plant. So hindi na po pwede na magsabayan ito itong dalawa. Kasi mag-agawan sila sa nutrients. So kailangan itong tanggalin. Kaya po natin ito inihanda para pangtanim. So medyo malaki siya. Gagamitin natin dyan po is digging bar. No? Sasaw muna natin sa disinfectant. Yan. Tapos dito niyo po asintahin. Kasi andito po yung connection ng mother plant. Madali-madali na po. Yan. Kita niyo po. Filtrado yan. Ibang-iba po doon sa gas pruning na ginawa natin. Kasi po, yon is hindi po yun healthy. Kaya tinanggal natin. So makikita niyo po, daming ugat. Ready na po yan. Itanim natin doon po sa missing hills. So balik po tayo mga ka-farm. So may nakita na po tayong site. Ito po yung mga missing hills. Kasi tinamaan ang pagsitap. So dito natin yan itatanim ngayon. Kinuha natin seedling. So ito po, may pala tayo. Then of course, disinfectant din po. Always use disinfectant po. Para po for protection natin sa ating farm na hindi mag-spread yung mga virus dito. Yan, pasang-pasa na po yan. So dito po yung butas ang gagawin natin is approximately 50 cm. So ito po yung butas mga ka-farm. Yan. Maglalagay tayo ngayon ng ammonium sulfate. Yan. Ammonium sulfate po yan. Mga 50 grams. Tapos balikan natin ng konting lupa. Yan. Tapos susunod natin itong seedlings. Ito. So ang practice po namin dito mga kapang, pinuputol namin to. Yan. Dito. Para po may panibagong pagsibol na naman. Tsaka mas gaganda pa. We'll place this center. Ayan. Kapalit yung lupa. Maganda po to sa panahon ngayon mga ka-farm kasi medyo maulan.
So mga kaparm, ito na po yung operation natin, tapos na po. So galing pong follower, tinapping po natin, inhanda po natin for 2 weeks, then tsaka natin tinanim. So mga kafarm, yung may mga katanungan from the previous video po natin, ito yung pinaka-epektibo tsaka magandang gagawin natin. Hindi po yung sa gasproni kasi po, hindi yun healthy. So ito po yung pinaka-healthy. So shoutout nga po pala sa ating mga follower na si Kahanip Buhay tsaka si Carding Mapili. So subaybay lang po kayo sa mga video natin, lalong-lalo na po sa mga nagsisimula pa lamang. So reminders na po, kung mag-prepare kayo ng isang seedlings po before po kayo mag apply ng fertilizer. Nang sa ganun po ay hindi mag-agawan yung mga puno natin sa mga binibigay nating fertilizers. So sa mga sumusubaybay po at saka yung mga bago pa lang sa channel natin ngayon, don't forget po to hit the bell button and subscribe. Maraming salamat po.